Sabi daw nila, ang mga kolektor daw ay isip bata. Anong akala mo? Porkit bumibili ng laruan, porkit mama na, ay isip bata na? Sabi nga daw nila, pag toy collector ka nga daw, iisip bata ka? Nangaano ka eh, bakit eh? Ano bang pakialam mo kung bili kami ng bili ng laruan? Bakit sa'yo bang pera yan? Hindi nyo lang kasi maintindihan kung ano yung mga trip namin. Bakit kami bumibili ng laruan? Ang saya-saya kaya? Merong kasing kasiyahan sa aming mga puso na aming nadarama kapag nakakabili kami ng paborito o kaya yung pinapangarap namin o gustong-gustong laruan na hindi namin nabili nung bata. Ang saya-saya kaya nun. Hindi lang yun. Ang mga katulad namin mga toy collector ay isa sa mga pinakamasasayang tao sa buong mundo. Bukod pa yan sa nagkaroon kami ng asawa na na-jackpotan namin na parang nanalo kami sa loto. Dumoble pa yun kapag bumibili kami ng pinakagusto at paborito namin laruan. Kaya, gets mo na. Ang mga toy collector daw, mga baby face. Agree ba kayo? Ayan o, tignan nyo. Kung tatanungin, nasa mahigit 30 anyos na ako. Nasaan ba ang bakas? Joke lang po. Toy collector ay hindi lang basta gastos ng gastos o ubus ng pera. Ang hindi nyo lang alam, nagsasave kami ng money para maipangbili yung paborito naming laruan. Oo, nagsasave nga kami. Pero yun nga, nagagamit din namin ito in case of emergency. Lalo na ngayong COVID pandemic, walang trabaho, binabenta rin namin ito. Ang mga laruan ay tunay naming maaasahan at tunay na kaibigan. Kasi sa gitna ng kagipitan, hindi kanyan iiwanan sa ere kasi pwede mo silang ebenta at bibigyan ka pa niya ng pera. Kaso ang masakit nga lang doon, iiwanan ka na niya. Minsan, hindi naiintindihan ng mga misis namin bakit kami bumibili ng laruan. Kaya nga minsan, pagka nag-grocery kami sa supermarket, magsasalubong na yung dalawang kilay niyan. Kasi bukod sa mga necessities na binibili namin, bumibili rin kami ng mga patagilid o mga paside na mga, alam mo na, mga favorite naming laruan. Pero bandang huli, sa una lang yan magagalit. Pag lumipas na yung galit niyan, mawawala na yan at sasabihin, "Uy, mahal, ang ganda naman ng laruan mo." Kaya ang pagiging toy collector, mahirap yan na mas marami ang saya. Kasi magkakaroon ka dyan ng parang kumbaga twist at adventure. At saka yun nga, magkakaroon ka ng maraming kaibigan. Lalo na sa naimbentong mga social media, no? Magkaroon ng mga toy community group. At yun nga, nagtutulong-tulungan kayo para yun nga, mabili ninyo yung mga gusto nyong laruan. Tsaka karamihan sa mga group ng mga toy collectors ay yun nga, mga mabubuti at mababait. Basta ako, proud ako na toy collector ako. Hindi dahil sa niyayabang ko yung mga laruan o dahil sa, yun nga, alam naman natin lahat yan na magastos ang bumili ng laruan. Ang essence ng pagiging isang toy collector ay yung maging masaya ka sa kung ano yung ginagawa mo at saka pangalawa, yun nga, na i-treasure mo yung pagkakaroon mo nung young at heart emotions na dapat hindi mawala sa buhay natin. Lalo na sa ganitong mga sitwasyon, mga adult na kasi tayo eh. Karamihan sa 24 oras na yun nga, umiikot ang buhay natin. Kalimitan dyan, puro stress na nadarama natin. Malaki ang naitutulong ng paglalaruan sa paglimot panandalian ng mga stress at suliranin natin sa buhay. Kaya yun nga, masaya ang mag-collect. So yun nga, bago ako magtapos sa simple short video clip na ito, nais ko lang maghatid sa inyo ng ilang mensahe na yun nga, hindi lang sa pagkokolekta ng laruan, sa pag-hobby, maraming uri ng hobby, pero yun nga, magandang outlet ito para yun nga,
makatuwid ka dati sa mga bad habit na ginagawa mo. Halimbawa, yung pag-iinom ng alak, yan, yung paninigarilyo. Ay, sorry, sa mga umiinom ng alak at sa mga naninigarilyo, ha. Hindi ko kayo inaano doon. Pero yun nga, kung gusto nyo na mag-quit sa mga ganong bagay, yan, mag-isip kayo ng mga ibang paraan at hobby. At itong pagkokolekta ng laruan, ang isa sa mga magandang alternatibong solusyon para makalimot ka na sa pag-iinom at pag-iyosi. Kaya tin-enjoy lang natin ang buhay habang nakakapagtrabaho tayo, habang malakas ang ating pangangatawan, habang kumikita tayo ng pera, bumili at magkolekta lang kayo ng laruan. Promise, hindi kayo iiwanan sa ere niyan. At halimbawa, mawalan kayo ng trabaho o mawalan kayo ng pera, pwede nyo naman silang ibenta. Hindi yan pag-aaksaya ng pera. Kaya binabati ko kayo, lahat ng aking mga kapwa ko toy collector dyan. At salamat sa mga naging kaibigan ko sa mga Facebook group, sa social media group. At ito'y pagpapractice ko lamang ng aking simple short vlog about sa pagkokolekta ng laruan. Kaya mga kalaro, mga kababata, let's support Pinoy vloggers. Say bye-bye!